Nasubaybayan ang isang veteranong photojournalist ang political career ni President-elect Rodrigo Duterte. Kilalanin natin si Digong sa harap ng lentes sa report ng saksing si Steve Dalisan. Ang mga larawang ito sumasalamin sa pagkataon ng 16 na Pangulo ng Bansa, si Rodrigo Roa Duterte. Kabisado na raw si Digong ng lente ng veteranong Davao photojournalist na si Tatay Rene Lumawag. Kahun-kahun nga raw ng lumang litrato ang kanyang koleksyon. Nang magsimula sa public service si Duterte bilang vice mayor noong 1986, na-cover na niya. Bihira raw magbarong si Digong, polo shirt at chaleco lang ang suot. Mapapansin mo kagad sa kanya, umiikot siya. Sosyalan, sa mga slums, gano'n. Kung may mga problema, nandun siya. Pagkatapos ng sunog. Madalas dumadayo raw sila sa bundok para plansyahin ang gusot sa mga katutubong lumad. Walang pinipiling oras, basta kailangan. Hindi niya raw malilimutan ang tapang ni Digong nang isubo nito ang sarili kapalit ng paglaya ng hostages sa Compostela Valley. Siya ang nagpa-hostage na isama yung mga hostages sa siyudad, dito sa Davao, downtown, sa City Hall. Palakaibigan daw si Duterte, pero pili ang pinagkakatiwalaan. Kaya hindi na raw nagtaka si Tatay Rene nang ma-appoint si Chief Superintendent Bato de la Rosa bilang PNP Chief at retired Police General Isidro La Peña sa PIDEA. Noon pa man, mahilig na rin daw talaga sa baril si President-elect Duterte. Kahit binansagang berdugo at palamura, may puso raw para sa mga mabubuting tao. Alam ko ang pagkatao niya eh. Ayaw niya ng bad guys. Mahal niya ang mga good guys. At binibigyan niya ng konsuelo yung mga magagaling, yung mga mababayan. Sa edad na 71, may panibagong hamon sa buhay itong si Tatay Rene. Kabilang na kasi siya sa maging official presidential photographer ni President-elect Duterte. Maging siya hindi makapaniwala na ang leader nila sa Davao ng ilang dekada sa Malacanang nampunta. Ako si Steve Dalisan, ang inyong saksi.